Hello po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalawang pagkakataon, narito na naman po ang inyong kaibigan, si Eduardo Malang Santiago. Isang kabigatan ko po na may bahagi ko po yung aking talento at maturuan ko po ang mga bata, mga sino man sa atin, bata matanda, wala pong pinipiling edad para po matuto po siyang mag-paint. Ano po? Tapos saan yung pong biyayang na talento yung pinagkaroon sa atin ng Panginoon ay maibahagi ko po sa bawat sa atin na sa kabila po ng ating pong kalagayan sa buhay, marahil tayo naiinip o kaya ay minuman, nababagnot na, yan ang mga gagawin dahil bawal po lumabas ngayon. Po, tama na huwag lumabas para huwag po tayong madamay. Kaya nga, mas maganda po yung shape muna tayo. So this time po, magtuturo po tayo ng drawing muna para maganda po. At kung kayo po ay may time na kumuha ng ball pen o kaya ng pencil o bond paper, ay pwede nyo pong gawin. By the way, kung sakali po hindi kayo makasunod ngayon dahil late po kayong dumating na makapanood po ng ating pong live video sa pagtuturo po ng pag-drawing at pag-paintings, ay ito po ay kukunik natin sa ating YouTube channel. Mag-like po kayo at mag-share and mag-subscribe para po yung ibang mga lesson na hindi natin nakuha ay pwede nyo pong balikan doon. Again, magandang gabi po sa ating lahat, sa bawat isa. Pwede po kayo mag-appear sa ating pong monitor para makita ko po kung sino po yung mga nanonood. Okay? So, God bless us po at sana po ay mag-enjoy kayo sa ating gagawin ngayon na pag-aaral. Kaya nga, sabi ko kanina, pag-aaral sa Himpapawid, online learning po about paintings or artwork. Okay po? So, this time po, meron po akong pencil. At ito po ang gagamitin ay canvas kasi medyo wala po akong illustration board or bond paper this time. Ano po? Pero God's willing, dahil lockdown po ngayon, God's willing, siguro next 2-3 days po, pupunta po tayo sa National Bookstore para bumili tayo ng mga pangkaraniwang materials na meron sa inyong tahanan tulad ng Crayola, bond paper, illustration board, watercolor. So next time po, nagkaroon tayo ng session, tuturuan ko po kayo kung paano po natin magagamit at bigyan na idea kung paano po ito magagamit ng maayos, ano po, at matulungan kayo kahit na paano. So welcome po ang lahat. Welcome po ang lahat. Mas maganda po kung ngayon ay nanonood, pwede nyo pong i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, para kung sila may mga anak po, may mga kaibigan tayo na sakaling mahilig po mag-drawing, mag-paint, ito isang pagkakataon na kahit paano po yung makatulong tayo sa kanya. Okay po? So, ang gamit ko po ay pencil. Kung may pencil po kayo, okay po. Kumuha ka po agad ng pencil. Ano po? Kaya bond paper. Kung wala kang bond paper, kahit isang malinis pong papel, tayo po ay magtuturuan kung paano po tayo mag-create ng mukha ng tao. So, kasi po, kaya yun ang naisip kong una natin gawin. Sabi ni iba, mahirap na gumawa ng mukha. Ano po? Pero gusto kong sabihin sa inyo, we are so much blessed. Kasi po, tayo po ay kinreate ni Lord according to His image. And bilang isang artist, painter, meron po kami tinatawag ng masterpiece. Yung pong isang pinakamagandang gawa namin. Ano po? At we are the masterpiece of God. Tayo po ang pinakamagandang ginawa ng Panginoon. So now, dahil tayong ginawang pinakamaganda ng Panginoon, yung ating mga muka, yung ating mga itsura, siyempre, ay magtuturo po tayo ngayon kung paano po tayo mag-drawing ng muka. Okay po? So, ito po yung ating pencil. Medyo malayo po ba sa monitor? Sige, lapit ko ho ng konti, pero makakita ninyo. Meron na po ako ditong ginawa at gusto ko lang din ulitin para masundan po natin. Okay? Normally po, pag tayo po ay nakakita ng mga muka ng tao, meron po mukha ng tao na bilog. So, that is circle. Ano po? Nakakita po ba? Circle. Ayan. Meron po yung pahaba. Oblo ako po. Medyo pahaba yung mukha po. Ang mga Inchik po o mga Chino ay pahaba po yung mukha. Pero yung mga Pilipino, balanse. Oblong po siya. Ayan. So, para itlog. Ayan po. So, meron din naman yung mga parang kontrado. No? Yung mga masyadong bilig na bilig yung mukha. Tapos, ang disenyo parang pag tinanam mo sa malayo talagang kudrado. So, hindi naman tayo namimintas. But basically, may mga ganun pong angulo. Gawa rin po tayo rito ng kudrado. Okay? Ay, by the way, meron din po palang heart na mukha, no? Yung mga, ang mukha po niya ay parang hubog puso. So, gawa po tayo isang hubog puso dito sa gitna.
Mamaya po, bibigyan ko po ko ng idea kung paano po tayo makapag-create ng mga mukha na ito, na mga itsura, ano po, na kung saan ay magiging madali para sa atin dahil meron tayong guide. Okay po, so ulitin ko po, gamit po ako ng pen para mas malinaw. So inulit ko kanina, usually tayo po ngayon ay, actually ngayon po tayo ay nag-aaral ng pag-drawing ng mukha po, ng mukha ng tao. Okay po? So, sabi ko nga kanina, we are so much blessed kasi po tayo nilikha ng Panginoon according to His image. So, ang mga mukha po na pahaba, ayun, na may mga pahabang mukha, mayroon naman yung pabilog. Ayun po. Ito po ay guidelines lang o technique o idea kung paano tayo mag-create ng tao. So, mukha ng tao. Okay po? At tayo mga Pilipino, ay normally sa atin, ay oblong po tayo. Oblong. Medyo sakto yung lapad, sakto rin yung haba. Ako po, ay oblong. No? So, meron din ng mga kudrado. Bakit ba kayo ng mukhang mga tao po ang kudrado? So, ayun po. And then, isa pa siguro ay yung heart. Ayun po. So, now, sa paggagawa po natin ngayon, no, kung meron po kayong pencil, kung meron po kayong band paper, pwede po kayong sumunod sa ating ginagawang pagtuturo ng mga step by step paano po mag-drawing ng mukha ng tao. Again, ulitin ko po. Meron po tayong oblong, meron pong bilog, meron, ay, yung pahaba, masyado mahaba po, parang long siya, o yung oblong, nasakto po yung lapad at yung taas, or kudrado, or heart. Now, so, paano ito magagawa na maging mukha ng tao? So, usually po, pag humarap tayo sa salamin, ang nakikita natin ay dalawang mata. Dalawang mata, isang ilong, at isang labi. At dalawang tenga, tama po. So, balansing-balansing po ang pagkagawa ng ito sa atin. Hindi po tatlo yung mata. Ang pangit siguro pag tatlo yung mata. Ano po? So, napakabait ng Lord kasi napakaayos po ng pagkakalikha sa atin. So, magdodrawing po tayo ngayon. Ang ibibigay ko po ulit ay idea o technique kung paano natin iaayos ang positioning ng mga mata, ilong at bibig sa ating pong pagdodrawing. Okay. So, pwede po tayong gumamit ng mga sign, ng mga mathematic sign like this. Ito po ay point. Ginagamit din po sa pangungusap ang point. Tapos yung pong X. Oh, X po. Mali. Asala sa letrang A to Z ay may X po. So, pwede po natin gamitin. Ang number one is point. And then yung po X. And then pwede rin po yung check. Yan. And then pwede rin po naman yung isang small line. Or let's say sign. Ano po? Nakuha po ba natin? Next time po, lalakihan natin ha. Okay. So, meron po tayong point. Meron po tayong X. Tapit ko pong konti para makita natin. Ayun. Ayun, nakita na. So, ngayon po, itong X natin na sign ng multiplication or ng natawag nating alphabet, i-apply po natin dito sa isa dito. Okay? Lagay po natin dito muna sa oblong. Okay? Yung X po na yan. So, meron po tayong dalawang mata. So, in sa ating pong panansya. So, para po hindi tayo maligaw, pencil po gamitin natin. Pencil. So, meron po isang X dito. X. Yan po, X. Yan po. Yan po isang mata. Tapos, tatapatan po yung mata. Siyempre, ang mata po magkatapat. Ano po? Hindi po pwede hindi magkatapat yan. May problema po pagka ganon. So, meron pong X. Dalawang mata. Siyempre, may isang ilong. Wala ho taong dalawang ilong. Ano po? Dalawa lang ho ang butas. Tapos, meron po isang labi. So, kung makikita po ninyo sa ating pong ginawa, lalapit ko po yung ating camera. Next time po, maging high-tech na tayo. Ayun po siya. May mata na siya, dalawang X, sa baba ay ilong, at saka po yung labi. Ano? So, medyo balansin na po siya ngayon. Layo ko po ulit. So, lilinawan po natin. Ulitin ko ha. Eka. Mamaya pa, magpe-paint po tayo. So, ngayon po, nag-create po tayo, nagagawa po tayo ng mukha ng tao. Okay? Then, ang next one naman po is check. Ano, dito ko po ilalagay yung check. Ganon din po. 1, 2, 3, 4. So, pag tinignan nyo pong malapitan, ito po ay halos itsura ng tao, no? Pero, ang mata, ang ilog, ang bibig ay check lang. Kasi po,
Ulitin ko, ito po ay idea or technique kung paano natin ilalagay yung positioning ng bawat bahagi ng mukha ng tao. So, the other one is, ito po yun, ayun, yung ating pong sign na equal or dash. Ano po? So, gagawa po tayo ng dash, isa uli. Balansin po dapat, hindi sa taas, hindi sa baba, tapat po magkatapat po siya. And then after that, ay yung po isang, yung ilong, siyempre balansin po yung labi. Ayun po. So, kung makikita na po natin, almost ando na po yung positioning ng mata at ilong bibig, ano po, sa mukha ng tao. So, then the other one po is, let's say ito pong point, yung tuldok po, gamitin natin dito sa oblong. Tuldok, isa, dalawa, tatlo, apat. So, ayun na po siya. So, again, ito po ay positioning lamang na tinuturo natin para balansi po. Siyempre, lagyan pa rin natin dito sa kabila. 1, 2, 3, 4. Sa kabila, ganun din po ano dito. So, ulitin ko po. Ang mga mata natin ay magkatapat, no? At ang isang ilong ay nasa gitna ng mata. At ang tapat ng ilong natin sa ibaba nito ay labi. So, ayun na po. Subukan po natin gawing itong tao. Ayan. Create po natin siya. Yun. So, mukha po bang tao? Diba? Parang hindi yata tao, no? So, may yung po idea natin, kahit medyo parang mabagal yung pagtuturo ko po sa inyo para ma-adapt po ng mga bata. No? Para ma-adapt po ng mga bata. So, ngayon po, i-actualize na po natin. Meron na tayong positioning. Ano po? Ito po yung isang technique na napaka-simple paano tayo magdodrawing ng tao. Number one, usually, tandaan po natin, meron po tayong dalawang mata, isang ilong, isang bibig. Gagawa po tayo ng line, diretso-diretso po dito. Isang line, ito po yung mata natin. Tapat ng mata. Tapos isang line uli, tapat po ng ilong. At tandaan po natin, ang mata at saka po ang dulo ng tenga ay magkatapat. At tapat po ng ilong, dulo po ng tenga ay magkatapat para hindi po tayo maligaw. Okay po. Sumunod naman po, isang line uli, ito po yung labi natin, labi. Ito po, hindi po ang labi, nasa ibabaw ng ilong, nasa ibaba po ng ilong ang labi. Sumunod naman po ay yung baba. Ayan po yung baba, okay? So, meron tayong 1, 2, 3, 4 line. And then, isang line pa po, ito po yung laki ng ating noo. Normally po, may taong maliit ang noo, malapad ang noo. Pag sabi daw, pag malapad ay matalino, no? Eh, blessing po yun sa galing sa Lord. But, this time ay itinuturo ko po sa inyo ang right positioning ng different part ng ating mukha. Okay po? So now, after po na may guhi tayo, 1, 2, 3, 4, sa una po medyo hindi balance yan, pero habang nagtatagal po, mababalansi po natin. Nalagyan po natin ang guhi ito pababa. Nagturo kagabi ng isang vertical line tsaka isang horizontal line at nakagawa tayo ng cross. Ito po ay isang line, 1, tapos 2. Actually, hindi ka na ho dadagdagan, baka masyado kayong maguluhan. But this time, isa lang po sa gitna ang gagawin natin. Ngayon po, from the center mismo, yung po laki nung, huwag naman po masyadong malapad yung spacing, ano? Okay, so dito na po natin ilalagay yung nose. Ayun po yung nose niya. Ayun, nose. Then sa kabila po ay yung pinaka mata. Gamitin po natin yung pentel pen. Nakukuha po ba natin? So again, meron po tayong tatlong line. 1, 2, 3, 4, 5. Okay po. So, ngayon palalagyan po natin isang diretso dito. Meron po nagtuturo na maraming guhit. Pero ako po, sinimpihan po natin para hindi mahirapan. Okay? So, mula po sa guhit na ito, sa unang line po natin, andun po yung bahagi ng noo natin. Sa second line, yung po ating mata. Then, sa third line po ay yung ating ilong. Unahin po natin sa ilong para center po. Lagyan lang natin ng konting guide dito. Ayun na po. So, pwede na sabihin ilong po yan. No? Yan. Tapos, dito po ay mata. Kilay po itong taas. Okay? Next time po, ay isa-isahin po natin ang paggawa ng kilay, ng mata. Ngayon po ay tinuturo ko ang positioning, ang right positioning po ng bahagi ng muka ng tao. Okay po? Sumunod naman po ay yung labi. Ayun. Gawa lang po dito tayo ng V na maliit. Tapos dito po ay check 1, 2. Ayan na po. Okay? So, ayan po siya. May bidog lang po dito. So, nakuha po niyo idea. Ito po ay idea or technique kung paano po tayo mag-create ng mukha. Okay po? Tapos yung pong baba natin, i-connect po natin dito. So, pwede na po natin dito ganyan. Yun.
nakaharap po yung tao ng diretso. Kasi po, pag nakaharap po ng patagilid, mas malaki po yung kabilang tenga. Ano po? So, ayan po siya. Then, sa kabila po, tapat po ng tenga, ng mata, andun po yung dulo ng tenga. So, yun po yung kabila. Ayan. Sa kabila, ganun din po. Okay? Tapos, ito po yung buhok niya. So, ayan po siya. So, sometimes po, nagkakaroon lang po ng pagkakaiba yung drawing natin, depende po sa itsura ng taong gagawin. So, sana po ay nakita ninyo yung mga differences. Meron po isang technique na gagawin. Ito po yung pwede po tayong mag-drawing through number. Ano po? Number po. Okay. Ito po sa kabila. Gagawa po ako number 2. Number 2. Ayan po. 2. Pagyari po ng 2, gagawa po ako ng 4. Ayan po yung 4. Okay po. Tinan po natin na 2, tapos number 4. Bigin ko po. Tapos lalagyan ko po siya ng round. Okay po, tinan po natin kung ano itsura ha. So, yung pong 2 natin, that is number 2, gagawin po natin yung nose. Yun po. Yun. Tapos yung number 4 po natin, i-create po natin ng kanyang dati. Ito po yung naka-side view po siya. Okay. So, sana po ay medyo nagkaroon tayo ng idea. Nakahapon po yung itsura ng mama o ng tao, ng image. Okay, so again, sana po ay susunod po tayong pag-aaralan. Isa-isahin po natin yung paggawa ng mata, ng ilong, ng bibig. At hanggang sa susunod po ay matutunan po natin ng mas maayos. Okay po? Okay, salamat po sa inyong panunood. Ito po yung first part, yung pag-drawing. By next time po, next time, ako po bibili ng ilang mga gamit katulad ng Crayola, pencil, band paper, illustration board para yung pong gamit na normally na atin po nakikita. Thank you po, sir. Hindi nakikita. Oh, hindi ko nakikita. Yes, Sir Jerry. Hindi ho talaga nakikita pero next time po makikita na. Naka-lockdown po tayo. Hindi ako nakabili ng gamit sa National Bookstore. Malalapit po natin. Ayun, ayan. Magkaroon po tayo ng review. Ano po? Sa review po natin, merong mukha na paoblong. Ito po yung mga inche. Meron po mga pabilog. Ganun po yung mga taong malaki yung mukha. Nabilog po siya. Meron naman yung medyo parang pakuan o parang upo. Ano po? Upo ba tama dito? Okay? So, iba-iba po yung mukha ng tao. But, gumamit po tayo ng mga sign ng mathematics like X, check, point, tapos ay dash, ano po, tapos ginamit po natin yung ating different sign na ito para tama po natin yung positioning ng mukha ng tao. Dalawang mata, tapos isang ilong, isang bibig. Okay po? Dalawang mata, isang ilong, isang bibig. So, yun po siya. By next meeting po natin, gagawin po natin isa-isa yan kung paano magiging itsura ng tao. Okay po? So, ito na po isa naman ay yung paggawa ng mukha ng tao. Normally, parang hindi natin alam paano mag-drawing. Ano? Ang alam lang natin, bumilog, tapos lagyan ng tuldok. Okay lang din po, basta balanse, mukhang tao. But, pwede po natin unti-unting matutunan lahat ng bagay. Okay po? Thank you po, Sir Jerry, sa inyong advice. Next time po, mas malinaw po, mas malaki po yung gagawin natin imahe. Ipagpa-umanhin po ninyo dahil hindi po kami makalabas. Naka-lockdown po tayo ngayon. So, kumuha lang po tayo ng pwedeng gamitin. Ito pong ating ginawang isang image ng mukha ng tao. Okay po, gumawa po tayo ng line. 1, 2, 3, 4, 5. So, apat pong linya yan. Yung unang linya, yung po yung taas nung noo natin. Sumunod po na linya ay yung tapat nung mata at nung tenga. Sumunod naman pong linya ay yung hangganan ng ilong. Sumunod pong linya ay yung tapat ng labi. At ang sumunod na linya ay tapat ng baba. So, i-connect lang po natin. Gumawa rin tayo ng dalawang linyang pababa. Okay po? So, yung po natin ibabalansa yung laki ng ilong at yung laki ng mata. What my point? Ang ibig ko masabihin, yung laki ng yung spacing ng dalawang guhit na ito, ito ang pattern natin kung gaano kalaking mata ang gagawin, gaano kalaking ilong at bibig ang gagawin, at kung gaano kalaking mukha ang gagawin. Okay po? At yung tenga natin, siyempre ang mata at tenga, ang dulo po nito ay magkatapat. Ang ilalim po ng ilong at saka po ng tenga ay magkatapat. Okay po? So, napakaganda po ng imahe natin sapagkat we are created
by God according to His image. So ito po yung unang part na ating pagtuturo by sketching only. Gamit lang po ang pencil or pentel pen. Next time po, i-advise ko po ang mga gamit na gagamitin natin para makasabay po tayong lahat. So ginagawa po natin ito para po tayo ay kahit paano yung makatulong sa ating mga kababayan, kaibigan na naiinip sa tahanan at kuminsan ay parang hindi na alam ang gagawin dahil nakababad lang po tayo sa bahay. Sana po, kung may kaibigan kayo, kakilala kayo, kamag-anak kayo, pakishare niyo po ito at sana yung maabot din natin silang matulungan din yung kanilang mga anak. Okay po? So this time po, magpe-paint na po ulit tayo. Okay. Kung hindi po kayo nakapakinig o nakapanood ng unang part na ating pong pagtuturo ng Art Lesson Online, ay mamaya po, ibibigay ko po yung ating YouTube channel. Nandun po yung unang part at pwede niyo pong balikan at pwede niyo po itong sundan at pag-aralan. So, tatanggalin na po natin ito. Okay? So, bibilingin po natin at meron po tayo ngayong canvas. Ang canvas po natin ay nabibili po sa ano, meron sa National Bookstore, ano? Hindi po ako bumibili ng ready-made na canvas kasi mahal po siya. So, ako na po gumagawa, binipintahan ko po ng latex yung mukha ng canvas para mas maganda. Okay po? So, gagawa po tayo ngayon ng paintings. Nung una po tayong gumawa ng paintings, hindi po ko po sinabi kung ano yung ginagawa, pinahulaan po natin. Thank you, Lord. So this time, gagawa po tayo ng paintings. Ilalapit ko po yung ating camera. Ayan niyo po, pag ako nakaipon na ng maraming biyaya ng Diyos, bibili ako ng magandang camera para pag nagturo tayo ay mas malapit. Ano po? Kung may mga advices po kayo, welcome po. So magpe-paint po ako ngayon. Dahil po ngayon ay tag-ulan. Okay po. Gawin natin medyo malamig yung scenario ng ating subject. Siguro gawin natin isang talon o yung pools, water pools po yung gagawin natin. Sino po sa inyo ang mahilig sa water pools, yung pumupunta sa mga water pools? So, araw po nagka-camping tayo. Ang ganda ho ng creation ng Diyos na inayos siya ang lahat ng bahagi ng lupa. At meron pong bahagi ng lupa na mga water pools. Na water pools, hindi po pools ha. Anyway, so tulad po, tinuro ko kahapon, ganun din po ang gagawin natin ngayon. Una, ito po yung canvas. Hanapin po natin yung center. Ayan po, ang center po na yan ay tayo. Tayo tuldok lang sa imundong ibabaw. Then after that, lalagyan po natin ng vertical o horizontal line. Yung po yung diretsyong guhit mula sa gitna para mabalansin po natin yung perspective ng ating gagawin subject. Ito pong ating ginawang horizontal line, ibig sabihin ay horizontal relationship sa ating fellow people. Okay po. Pag tama ating relasyon sa tao, wala po tayong kinikilingan, diretso po. Maganda po yung relasyon natin. And then the other one, yung pong mula sa taas, pababa, ayan po. Yan, araw po. So, medyo nakakita na po kayo ngayon ng ano po, nakita ninyo, cross. Mula po sa taas, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos Ama, ay nagbigay po ng kanyang bugtong na anak at ang sino man sumampalataya sa kanya, ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Ang bait ng Lord. So may cross na po tayo. Every time and then na magpe-paint po ako, ano po, at yung aking mga estudyante na noong pang 1990s po tayo nagsimula, 1987-88 po, ay ito po yung procedure na ginagawa namin. So nakita na po natin yung cross, ano po, and in, alam niyo po, dahil sa cross, nagkaroon tayo ng kaligtasan eh. But this cross naman, magkakaroon tayo ng idea. Gagawa po tayo ng poles. O pantalon. Ah, talon pala, talon. Yung poles po, talon po sa, tama ba? Talon po sa Tagalog, ano, tama, ano. So, yung talon, mas malapit po sa pantalon. O, gawa tayo ng pantalon. O, kunwari po, tela yan, no, tela. Tela po yan. So, dahil tela po yan, kakating ko po yan, gagawin ko pong pantalon. Tingnan nyo po, ha. Gagawin po natin pantalon yan. Number one, guguhit po ako dito, Sir Ed, isa. Tapos po, bababa ako dito. Bababa ko. Wala ba ako yung baba? Ayan. Tignan nyo po yung ginagawa ko, ha? Ayan. So, tayo po yung nagda-drawing ng waterfalls, but we yung ating pong technique, yung pong idea ay idea po na kung sa ina-apply po natin yung letter or yung mga simpleng imahe na pwede natin simulan.
Okay po. So, gagawa po ako ng pulse. Ay, ng pantalon. Ayan. Nakita niyo po ba? Mukha na po bang pantalon? Oh, di po. Pantalon na po, ano? Tama po. Ito po yung kanyang cut sa may bewang. Ito po yung cut ng pantalon. Oh, yun po siya. Okay. Eh, hindi pantay. Yung cut. Siguro baka hindi pantay yung paa, no? Biro lang po. So now, ang gagawin po natin ay water pulse. So, dahil water pulse po ito, gusto ko po sanang masundan ninyo, kaya ano kayong pencil, pwede nyo pong reviewin, pwede nyo pong gawin, kasi po ito yung pinaka-pattern natin, okay po? Sa taas po nito, magagawa po tayo ng, siyempre po, mayroon po itong tinatawag na libis, ano po? Okay, ito po yung libis natin, ayan. Wait lang po tayo konti, ayan. One, two, sa kabila din po ganun, ayan, reverse, libis po. Ayan. Kahit po para nanginig yung kamay, kunwari, okay na po yan. Ayan, okay? Then, after that po, dito sa baba, gawa po tayo ng rock. Okay, yung rock po natin, gawin natin rock. The letter R po, R. Baliktad po dito, dito po, dito R. Sa monitor po ata, hindi R yung tingin nyo, no? Ayan, R. Ayan, R po, R. Okay po. Tapos, sa kabila po, yung letter A. Ayan, A po, A. Ayan po, A. A po yung ginawa ko. Isang A at saka isang R. Okay po? Ulitin ko, yung ginagawa po natin ay water pulse. Okay po? O talon. Gumawa po ako ng pantalon sa gitna. May cut po ako ng pantalon. Pero ang pinaka-pattern ko po ay ating vertical at saka horizontal line para hindi po tayo maligaw. Tama po yung subject, tama po yung perspective, tama po yung dapat na image ng gagawin natin. Ang ating pong subject ngayon ay landscaping. Okay? So, pwede pong sumunod po yung mga bata, sumunod po yung mga nanay, yung mga ate. So, this time po, dahil simple po yung ating gagawin artwork, pwede po kayong gumamit ng Crayola, watercolor. Ang gagamitin ko po ngayon ay ang acrylic paint na ito po ay apat na kulay lamang. Okay, apat na kulay lang po ito. Sige po, magtuturo na rin po ako ng pag-mix ng kulay. Ano po? Nakikita niyo po ba? So, apat na kulay lang po. We have yellow, red, blue, and white. Lahat po ng kulay ay pwede na po natin palabasin. Bago po tayo magpunta dito sa painting session, bibilingin ko po ulit itong aking ginawa kanina at mag-mix po tayo ng different color para po malaman natin. Wala na pong kinalaman to ha. Canvas na po yung gagamitin natin. So, gagamit po ako ng simpleng brush. Isang maliit na brush para makapag-mix po tayo ng kulay. Ang green po ay red, yellow. Yellow po ay yellow at saka po blue. Yan. Yellow and blue, ang labas po nito ay green. Tama po. Maliwanag po na green, di po ba? Okay, sundan po natin yan para maliwanag. Okay? So, pang nag-add po tayo ng yellow, ang tendency po niyan ay yellow-green. Okay po. So, ulitin ko po ah. Para hindi tayo maligaw, kung may ballpen kayo, may pencil kayo, dito ko na po ilalagay sa ating plywood. Yung pong yellow is Y, yung pong red is red is R, tapos yung pong blue is V, and then yung white is W. Alam na po ng mga estudyante natin yan. So, ibig sabihin, magsimula po tayo sa blue. Blue plus yellow equals green. Okay po? O, ganun po siya. Then green plus point yellow, ibig sabihin, magdadagdag po uli ako ng yellow, magiging yellow green o green yellow. Okay po. So ganun po yung procedure natin. Sumunod naman po ay gagawin natin ang color. Okay po, ang sunod natin gagawin ay color orange. Ang orange po natin ay yellow uli, yellow. Uy, naging orange agad. Ayan. Yellow at saka red po, ang labas po nun ay orange. Ang bilis naman ng magic ating brush ko, no? Nauso agad yung orange. Ah, magkatabi po kasi doon yung orange tsaka ay yung yellow at tsaka yung red. Kaya nung na-mix ko, naging orange agad. Yellow plus red equals orange. Okay po? So, ibig sabihin, yellow plus red, orange po ang labas. Okay po? So, pwede nyo po sundan yan. Kung meron po kayong mga ballpen, pwede nyo po sundan itong ating ginagawa. I-reviewin lang po natin. Sumunod po natin gagawin ay brown. Paano po magagawa ng brown? Sa apat pong kulay na yan, lahat po ng kulay pwede po nating palabasin. Okay po. Meron po tayong red and yellow. Ibig sabihin po ay orange. So, gagawin po natin itong brown. And to mix brown, gagawa po lang po tayo ng point
blue. Ang point blue po natin, konting-konti na. Pag sinabing point blue po, konti lang po. Ano na po ng itsura ngayon? Naging brown na po itsura. Asan ba yung candle? Ayun po, naging brown na po itsura. Okay po? So, ibig sabihin, yung orange natin plus point blue equals brown. Okay po? So, sundan na lang po nyo. Kasi para hindi mo umaba yung oras natin. Okay po? Now, how about po kung gagamit naman tayo ng white? Lahat po ng kulay, tandaan niyo po, ng kulay na mayroong kasamang white, ang tawag po dito is already light color. For example, meron po tayong blue plus white, ang labas po nito ay sky blue. Normal po itong alam natin, sinasabi sa ating mga estudyante o sa school, ang tawag po dyan ay sky blue. Kasi po, sky po ay light color. Pero sa ating pong artist, pwede po itong tawagin na pastel blue para hindi tayo maligaw. Sa mga colors po natin, may mga cobalt blue, kung ano-ano mga blue, pero kung minsan po halos magkakamukha lang. Binibigay lang nila ng pangalan, depende po sa pagkakagawa ng company. But anyway, blue po, pag ginawa naman po natin ito na green, light green, so yung pong green natin, lalagyan lang ng white, magiging light green. Ganun lang po kasimple yan. Eh, sa pamungin natin nagagawa, anong kulay? Black. Kaya ba natin gawin yung black? Okay, subukan natin gawin yung black. Ano po? Kanina po, sa paggawa po ng brown, inuna natin yung red at saka yung yellow. Ngayon po, ang gagawin natin, uunahin natin yung red at saka po yung blue. Pabalitarin po natin. White at saka blue, red at saka, sorry, red and blue. Ano po kulay niyan? Parang black na, no? Pero ang totoong kulay po niyan is violet. Para lumabas po yung violet, minsan po, ang alam natin, ang violet ay ito po siya. Ayun. Tama po. Yung white po siya. Ayun, yung violet. But, this time, para makapag-create po tayo ng black, red plus blue plus point. Konti lang po yung yellow. Kumbaga, kaprasong-kaprasong lang po. Para po, ano po, ma-mix po natin mabuti at maging black na po yung kulay. Okay po, so black na po yung kulay. Ayun, black na po yung kulay. Ang hindi po maniniwala na ito ay hindi black. Huwag na po, biro lang po. Black po yan, black. Joke lang po. Ayan. So, okay? So, sana po ay natuto tayo. Review. Blue plus yellow equals green. Red plus yellow equals, balik na data ako, no? Red plus yellow, orange. Blue plus yellow equals blue. Equals green. Okay, naguguluhan po ako ng konti. Tapos, sumunod po ay black. Ang black po natin, red plus blue plus point yellow, black po ang lalabas. And then, ang kulay naman po ng brown, red plus yellow plus point blue equals brown. Okay na po. So, balik po tayo sa ating pong ginagawa. Tara! Tama ba? Ayun, baligtad po tayo. So, again, mga kapuso, mga kaibigan, kamag-anak, mga kapatid, kapanalig, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po yung malibang po tayo. Kung may pagkakataon po, please like or kaya pusuan po ninyo o kaya after po na pusuan o i-like ay pakishare po natin. Mas marami po kayong magagawang share, mas marami tayong maabot maturuan po ng painting lesson. Okay po, ito po ay libre sa biyaya po ng Panginoon kung ano po ibinigay sa ating pagpapala ng Diyos ay gusto ko rin po ibahagi sa bawat sa atin. Yung ating mga anak po ay pwede pong sumabay. Ngayon po, mag-note po tayo ng different color para hindi tayo maligaw. Ang problema, naligaw po ako, hindi ko nalaman nasaan lapis. Ayun. Next time po, isa-isahin po natin yung kulay. Pero hahaba po kasi oras natin, kaya gagamit na po tayo ng brass. I-actualize na po natin. Okay? So, una po natin gagawin, mga kaibigan, ay yung pong light colors. Every time and then na kayo magpe-paint, in my own idea po ha, hindi ko sinasabi na ganito lahat ang procedure ng lahat ng painter. Ang mga painter po ay may kanya-kanya silang diskarte, style, technique, idea. So, respect po sa kanila, idea po nila yon. Okay po? So, tayo po, nag-aral din siyempre, pero depende po yon sa ating pong
pagpapalawig ng ating napag-aralan. Okay po. So, ang ating pong gagawin ngayon is waterfalls po. So, ang unahin po natin, siyempre, yung water. Ayan. So, blue plus white, magic white, ito po ay magiging light color. Apply po natin dito agad. Ayan. Down, up and down lang po siya. Kanina po, nung hindi kayo nakahabol, ang ginawa po natin dito ay pantalon. Bilisan po natin para hindi lumubos ang oras. Ayan po yung ating pantalon, no? Alala niyo po, ang pantalon. Kasi ang ating subject ay waterfalls. So, gumawa tayo na malapit sa waterfalls. Ang waterfalls sa Tagalog ay talon. So, talon, pantalon. O, yan. Ang idea lang naman po yan. Ayan po, may pantalon na po tayo. Ito po yung unang simple na paraan kung paano po tayo magpe-paint. So, parang pantalon niya po, ano? Sabi ko sa inyo, pantalon eh. Then, after that, yung pong water, dahil blue po yun, eh, gawin na rin po natin. Okay po, gawin na rin po natin. Again, mga kaibigan, mga kapatid, kapanalig, ano po, tayo po ay nagkakaroon ng online painting session or lesson. Ito po ay libre sa biyaya ng Panginoon. Pakiusap, kung may mga kaibigan po tayo, kamag-anak, pakishare po itong ating ginagawa at matulungan din po natin sila para hindi mainip sa bahay. Okay po, ang ating pong medium na ginagamit ay water-based acrylic paint na pwede pong bilhin sa National Bookstore o sa mga art store po. Art material store. Okay. So, yung taas naman po gagawin natin, medyo ilight po natin kasi sky po yan. Napag-aralan natin kanina yung sky. So, yan. Ito po yung sky. Kahapon po ay nag-paint ako na hindi ko alam yung ginagawa para hindi ko sinasabi. No? Para pinahulaan ko. But this time po ay sinabi ko para masundan po natin. Okay? So, ito po yung pinakasimpleng paraan para po mabilis tayo makapag-paint. Alright. After that, gagawin na po natin yung both side, yung magkabilang side. Ano po? So, gamit tayo ng brush. So, may mga brush natin. Wala ating brush ko. Anyway, ito na gamitin natin yung malaki. Okay, so babasahin ko lang po ng water, magmi-mix po ako ng green. Kasi normally po, pag nasa talon, napunta po ako sa Maria Cristina Falls noong araw, noong ako po yung nag-aaral pa ng high school, green po ang gagawin natin. Okay, so i-apply lang po natin yung green. Pwede po parang naglalaro lang tayo, dot lang na ganito. Ayan. Sige po, away lang po mag-spread tayo, mag-enjoy tayo habang ginagawa natin. Okay, so apply lang po natin yan. So, yung ating pong letter R, wrap, kanina, matatakpan po yun ng paint, pero makikita pa rin po dahil po sa sketch ng pencil. Ano po? Wala akong problema doon. So, pwede na po tayo mag-create ng green or light green, light green to green sa pamamagitan po ng pagkuha ng paint. So, medyo yung texture po niya ay iayos na po natin. Ayan. Okay. So, hindi naman po kailangan lahat ay green. Kasi may mga portion po dyan na medyo dark. So, mamimix po tayo ng dark. Kanina po, nagturo ako kung paano gawin yung dark color. Okay po? Sige po. Sa kabila naman po. Ayan. Dati po, isawari tayo sa talintadong Pinoy. O araw. Ayun mo, kung may nakapunod po sa atin at sa biyaya po ng Diyos, nanalo naman tayong minsan. Kasi ang kalabang ko noon si Eddie Garcia. Ito, biro lang po ah. Ayan. Gusto kong bilisan eh, kasi ganito pa ginawa ko nun eh. So, kumbix lang po tayo ng kulay, green, blue, at saka yellow. Okay. Dark po natin ng konti. Pag sinabi dark ng konti, tapangan po natin yung kulay, kuha po tayo ng blue, saka ng green. May dark portion po tayo gagawin. Okay po. Ulitin ko po, kung may mga kaibigan po tayo, kakilala, kamag-anak o kahit sino po, pwede po natin i-share, pakiusap yung ating pong pinapanood na video para next time aram po ay mas marami po tayo. Masaya po ang puso ng inyong kaibigan pag marami po nanonood at mag-i-enjoy sa ating ginagawa. Kung sakali naman po hindi kayo nakasunod sa ating pong mga pagtuturo, mayroon po tayong YouTube channel na ginawa ng aking napaka-pogi anak na si Daniel.
Ano po ay sundan niyo po yung ating YouTube channel at pwede po kayong makasunod po. So yung ating pong ginagawa ay waterfalls. Ano po? Waterfalls. Mukha na po bang waterfalls? Para hindi naman ano? Yan. So then, kukuha po tayo ng red color. Imimix po natin ng konti yung red doon sa blue. Magiging dark po siya. So gagawa po tayo ng dark blue. Ito po yung mga rock formation ng ating mga, nung gilid yung talon. Ano po? Ayan. Mamaya po, makita niyo po yung highlight niyan. Ganda po siya. Then, kung sakali po na kayo ay magpipaint, susunod na pagkakataon, ang kailangan nyo lang pong bilhin ay brush. Kahit po sa hardware, bumili kayo ng brush. Mura lang naman po yan. So, tapos mga acrylic paint po sa National Bookstore. Kung wala po, ay pwede nyo po akong i-PM at padadalang ko po kayo. Magtulungan po tayo sa bagay na yan. Okay po. So, yung po, nilalagyan ko po siya ng mga shade. Ito po yung mga dark part. Yung ating pong, kasi ano po yan, mostly, mga puno po yan. May mga dark part po yan na andun po yung ilalim ng silong ng puno. Kaya mga dark po siya. Sa totoo po, mahirap pong mag-paint at matagal mag-paint. Ano? Kaya lang, mabinibilisan natin para hindi po tayo umubos ng oras. At hopefully, ay matapos po natin. Alright. So, okay na po. Sa tingin ko. Mukha na po bang waterfalls? Taas nga po ang kamay ng mga naniniwalang waterfalls na to. Yan. Parang waterfalls na. No? Pero hindi pa po siya waterfalls. Malayo pa po yan. Marami pa tayong gagawin. Talagyan pa po natin ang mga highlight. No? Talagyan pa po natin ito ng mga trees para mas maganda po yung gagawin natin. Okay po. So again, salamat po sa inyong panonood. Thank you very much po kay Ma'am, sino ba to? Hindi ko nakita yung pangalan niya. Anyway, maraming salamat po sa inyong panonood. Itutuloy po natin yung ating ginagawa. Patutuyin ko lang po ng konti. Ulitin ko po. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Kung may pagkakataon po kayo na mag-share, share niyo po yung ating ginagawang painting session para marami din po tayong maabot na matuto sila malibang sa panonood kung kailangan, kung may pagkakataon. At kung may mga anak po sila na gusto mag-aral, mag-paint, mag-drawing, matulungan niyo po natin sila. Ito man lang ay magawa natin sa panahon ito ng pandemya. Alam ko po na marahil tayo ay nag-aalala, naiinip, at ito po naman sana'y makatulong kahit papano. Ang biyaya ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon talento ay nais ko po ibahagi sa bawat isa sa atin. Okay po, tuloy po tayo. So this time po ay gagawin na po natin yung second part. Ito po yung highlighting ng ating detail o detailing ng ating pong ginagawang waterfalls. Yung taas po ulit. So, medyo light na po yung kulay. Ayun po. Okay. Medyo bibilisan ko po dahil maaari kayo na init na. Pero hindi pa kayo kumakain. Pero habang kumakain po kayo, ay pwede po kayo manood. Wala namang bayad. Ano? Anyway, salamat po sa inyong oras. Pagkakataong manood ng ating pong painting session. Ano po? Okay po. So ginagamit po natin ngayong medium is acrylic, water-based acrylic paint po. Ano po, no medium. Nakakabili po ito sa National Bookstore. Ano po? At kung wala kayong mabili, pwede niyo po kayo mag-PM sa akin. Tulungan ko po kayo. Okay po. Tapos, ilalagyan na rin po natin ang highlight yung gilid na to. Medyo bibilisan na po natin para hindi tayo kumain ng oras. The same brush po yung gagamitin. Nasa detailing po tayo. Dinidetails po natin yung area ng mga dahon. Ano po? Ayan. Ayan po siya. Okay. So, kung meron po kayong mga kaibigan na meron mga kids na gustong mag-aral ng paint, pwede niyo po silang i-connect sa atin. Share po yung ating ginagawang mga painting session. At kung sakali naman po na hindi po kayo nakasunod sa ating ginagawa, eh meron po tayong YouTube channel. Ang pangalan po Eduardo Santiago. So, hanapin nyo lang po yun sa YouTube at malabas po yung ating mga ibang na-upload po na painting session. At sana po yung makatulong sa atin. Okay po. Ayan, mukhang nagkakabuhay na po, ano? Nagkakabuhay na yung waterfalls.
So yung dark po, yung dark portion po dito sa ilalim, medyo dark po 'yon. Kasi ilalim po 'yon, so malalim po 'yung tubig, so dark po siya. I-dark po natin, gagamit po tayo ng dark color. Yung ating rock kanina, i-forward po natin dito. Okay. Tapos kabila po. Okay. Wow. Nakakatuwa po, no? Napakabait ng Lord. Kasi binigyan niya tayo ng abilidad, kanya-kanya tayong abilidad, talento para mapagyaman natin yung ating sariling buhay sa kanyang biyaya at pagpapala. Sa panahon ito, kailangan natin ng may ginagawa po tayo. Tama po ba? Okay. So, ngayon po, patutuyo lang po natin ng konti. So, habang pinatutuyo po natin, gawa na po tayo ng letter A kanina. Kukuha po ako ng isang brush. Hugasan ko lang po yung brush natin. Kay Mate Sita, salamat. Kay Ali, si Ali pala yun. Ali, thank you sa iyong panonood. Kay Renato Raimundo, salamat po sa panonood. Diyan lang po kayo. So, tayo po ay nasa painting session. Ang ginagawa po natin ay waterfall. So, ngayon po gagawa po ako ng rock formation. Ano po, yung mga bato po doon sa ilalim nung waterfall. So, ang gagawin ko po ay dark color. Dark color po siya. Yan, dark color po ito. Dark color po siya. Yung po, dark color. So, may reflection po yan sa baba. May tubig po eh. So, sa kabila din po, dito din po, gagawa tayo yung letter A na. Yung A kanina. May A po ako dito kanina. May A ako dito ginawa eh. Gawa tayo A. Dark colors po gagawin natin. Yan, dark colors. Yan po, letter A, M po A. So, mamaya po, makikita natin yung details na ginawa natin. So, I believe, patutuwa po kayo sa ating video na gawa. Then, after that po, gagawa na po tayo ng trees. Ano po? Gamit po tayo ng small brush, flat brush number 3. Ito po siya. So again, gagawin po natin ng brown colors. Brown colors po. So pwede na po tayo mag-create ng tree. Ang brown po ay red plus yellow plus point blue. Yun po yung brown natin. So, gumagawa po tayo ng trees. Ano po? Yung mga anak po natin gusto mag-aral ng paintings, pwede po. Welcome po kayo na matuto. Yung mga kaibigan natin, yung mga classmates natin na gusto mag-aral ng mga anak, tuluan po natin sila. Next time po ay gagawin natin ito isa-isa. Tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng details ng trees, ng grass, ano po, para mas mainam po, madaling matutunan. So, yung pong ginagawa natin ay mga trees doon sa malalayo. Kaya medyo faded po yung dating niya, malayo na po siya. Okay. So, gawa rin din po dito ng maliit. And after that, nagawa po tayo ng isang tree na maka-highlight po dito sa gilid. Diretso po tayo. Diretso lang po yung brush. Ayan. Dapat po kasi pinatutuyo pa siya muna bago natin i-apply yung paint para mas maganda. Pero because may limitation po yung ating oras, ayoko po masyado kayong mainip, ganun lang po muna yung ating gagawin. Okay, thank you very much po sa inyong oras na panonood sa ating pong ginagawang painting session. Ating mga kaibigan, mga kamag-anak, ano po, kaklase, salamat sa inyong panonood. Sana po nag-i-enjoy kayo sa panonood dito sa ating ginagawang painting session. Ano po. Ang ginagawa po natin ngayon ay waterfalls. Ano po,
Ito pinagsimula lamang sa isang simpleng pagkakat ng pantalon. Kung hindi nyo po naabutan, pwede nyo pong panuorin yung una at kahit paano po ay naway matutunan po natin. So, ang medium po natin ginagamit ay water-based na acrylic paint. Meron po ito sa National Bookstore, nakatsum po siya. At kung wala po kayong mabili, pwede nyo po ako kontakin. Tulungan ko po kayo magkaroon nito. Okay po. Yan. So, ito po yung wrap. So, siguro po, by next session, ay ipa-final touch po natin para hindi masyadong kumain ng oras. Ano po? Okay. Salamat po sa panonood. Tumahimik yung ating kapaligiran. At thank you. Ano yung natin? Sounds natin. Okay, so after po na magawa natin, patutuyin lang po natin ng konti. Pagkatapos po, ilalagay na po natin yung highlight. Ano po? Again, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa ating ginagawang online art lesson. Nagtuturo po tayo ng painting session, drawing, coloring. By next time po, schedule natin. Hindi lang po kami nakalabas dahil lockdown. Makakabili na po tayo ng gamit, materials like Crayola, yung mga old colors po na mga pinaggamitan ng bata sa pag-aaral na sa bahay lang. So, tuturuan ko po kayong gamitin ito na makapag-create po tayo ng artwork. Ano po? So, next time po yun, maybe next day, the other day. Bili ko po yung schedule. Tapos, kung sakali po na hindi kayo nakasunod sa ating pong ginawang art lesson ngayon, simula sa umpisa, meron po tayong YouTube channel, Eduardo Santiago po yung pagkakagawa ng pangalan ng YouTube channel na ginawa ng aking anak. So, please, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po para noon yung mga sunod natin mga event, mga session, video ay mapanood po natin. Okay po? And this time ay gumagawa po tayo ng isang landscape. Ang subject po natin ay waterfalls. So, wala po tayong pattern. Wala po tayong pattern. Nasa isip lang po natin ginagawa natin. Minsan po, masarap mag-create ng isang subject na nasa isip po natin. Bakit? Kasi ang maganda po dun, walang mali. Kasi ikaw yung mismo original na gumagawa. May mga artist po na mahuhusay din na talaga meron silang sariling creativity na nakagawa sila ng mga subject. At then, na siguro pong susunod ng mga pagkakataon, gagawa po tayo ng still life, yung pong parang natural na natural, portrait, yung paggawa katulad po ng mga ginawa natin, ano, na mga muka, oil on canvas, meron naman po yung mga bamboo, pakita ko po yung bamboo sa inyo, ayun po yung bamboo, ayun. Ayun po yung bamboo, pati niyo po ba? Ayun yung bamboo. Almost finished na po, pe-frame na lang po natin. So, marami pong klaseng paintings at gusto ko po i-share ito sa inyo ayon po sa aking kakayanan. So, ito po'y libre, nanawa kahit paano yung makatulong sa atin, sa kalagayan natin ngayon na tayo ay nalulungkot, nalulumbay, naiinip sa bahay. So, kung meron kayong mga ekstrang lapis, ballpen, papel, so, pwede po natin gamitin yan. Ano po? At kung meron po kayong gustong tanong, pwede nyo po kayong mag-PM sa akin. At kung kaya po natin sagutin, sasagutin po natin. So, pinatutuyo ko lang po ng konti. So, I think okay na. Yun, tuyo na po yung natin ginawa. So, this time, yung gagawin na po natin yung waterfalls mismo. Highlight po ng waterfalls. So, ibig sabihin yung pong pinaka-tubig po gagawin natin. Gamit po ako ng isang brush. Flat brush po ito. Tin po siya, manipis po siya. Ano po siya? 0.5 brush po. Medyo sa bookstore po ito nabibili. Gagawin po natin. Kukuha po tayo ng white. I-blend lang po natin ng konti. Kukunik natin. Medyo ano na. Konting-konti lang po na white. Tapos, gamitin po natin. Ganito po yung application. Sana po nakikita natin. Again, kung wala po kayong gamit, dahil first time kayo nanood, susunod pong pagkakataon, kung ano po yung materials na meron tayo sa tahanan, like Crayola, watercolor, yun po yung gagamitin natin medium o subject. Okay po, ito po yung gagawin natin. One first thing na po. Ako, yun po yung problema. Sariwa po yung paint. Hindi po, tingnan natin yung paint. Yeah.
Kasi po, medyo matagal po rin pong matuyo yan eh. Yung pong dos-os ba tawag doon? Daluyong ng tubig sa ibang salita. Ano po? Ayun po. Uy, mababa yung tubig ah. Ayun po siya. So, tingnan po natin. Manood lang po muna tayo. Ayun po. Yung daluyong ng tubig, yung ating water pools. Ayun po. So, hindi po kailangan maraming white. Konti lang po amount of white para medyo mas maganda po yung realidad ng tube. Yung daluyong ba yun? O daos-daos ng tubig? Yan po. So, yung white po natin, nagbimix po ng konti yung yellow at saka yung blue. Saka po yung blue, kasi po yun talagang tunay na kulay pag nagre-reflect po yung mga dahon, ano? Yung mga dahon doon sa gubat. Okay. So, yung pong ginawa natin rock, ito po yung rock natin sa gitna. Nagyan po natin ng dalos-dos ng tubig. So, pwede natin condition yung brass. Doon po tumatama yung tubig. Eh. Ayan. Okay po. Then, after po nito, kuha tayo na medyo mas simple brush like this. Correct, i-ano po natin yung brush. Yan po, sumba. Okay. So, ano lang po siya, parang yung tinansik po ng tubig. I-details po natin. Ayan. Sana po yung nakakita ninyo. Okay po. Dadabihan po natin yung white. Para maging realidad po yung tama ng tubig, no? Doon sa baba. So after po na magawa natin yan, mamaya pag natuyo po, talagyan po natin ito ng mga details. Okay. Medyo sariwa pa po kasi yung ating ano eh, yung ating paint, kaya hindi natin ma-create ng mas maganda. So dapat po kasi yan, mas tuyo ng konti. Okay po. So yung water po natin, yung reflection, importante po yun ang mabuhay doon sa ibaba ng tubig. Okay po. Again, ang ating pong ginagawang subject ay water pools. Tumin po natin yung highlight ng ating rock sa gilid. So pag natuyo po ng kaunti, mas ilalagay po natin yung detailing, yung details po nung ating ginagawang waterfalls. Ano po? Okay, patuyin lang po natin kaunti. So ulitin ko po sa bawat isa po na nanonood,
kung meron po kayong mga pamangkin o inaanak, pakiano po nyo, paki-share nyo po yung ating ginagawang painting session para sunod po na pagkakataon ay maka-join po sila at sana ay matuto po silang mag-paint o mag-drawing, ano po. Okay, so sana andyan pa rin po kayo. Lagay ko po yung details ng ating quiz, ano po. Ayan. May dark portion po siya. Napakaganda po ng awit, ano? Napaka dakila talaga ang Panginoon sa buhay natin. Tunay po na ang Diyos ang sandigan natin sa mga pagkakataong ito. Napakaraming problema sa mundong ibabaw. Pero ang Diyos natin dinawawala ng paraan o kaparaanan para po tayo pagpalain at kaya nga ay samahang mabuhay ng matagumpay. So sana po nakikita niyo dyan sa screen yung ating ginagawa. Okay po. Magawa po tayo ng mga trees para mas maganda po yung ating waterfalls. Siguro masarap maligo dyan. No? Kung hindi nyo po naabutan yung ating first session nung nakaraang kagabi po kahapon, pwede nyo po sundan yung ating YouTube channel at doon po yung ating ginawa kahapon. Susunod po nating session, nagamit po tayo ng Crayola. Kahit may kung may Crayola po kayo sa bahay, gamitin po natin yan para makagawa po tayo ng artwork na pwede display sa kusina o kahit sa sala. Yun po. Yung pong ating mga anak, kung meron tayong mga coloring book, pwede nyo pong akong i-advise kung may mga coloring book po sila, i-guide po natin yung mga bata kung paano gagawin nila para makapagkulay sila ng mas maganda at mas maayos. So sa pagkakataon pong ito, ako po yung nag-share ng talent na ibinigay sa atin ng Panginoon na nawa ay makatulong sa atin, sa ating pananatili sa bahay, dahil na inip, ano po, sana nakatulong kahit kaunti. At kapagpala po ang ating buhay. Patutuin lang po natin ng konti. Then after that, almost done. By next meeting po natin, ay ipa-final touch po natin siya. Okay po? Sariwa pa po kasi. So, hindi natin pwedeng pilitin. Kaya nga, pag pinilit po natin ay hindi magiging maganda. So, gagamit po ako ng brush uli. Ang gagamitin ko po kulay is yellow lang, sa konting red. So, magiging kulay po niya, mimix po natin. It's orange almost. Tinan po natin itsura. Ito, detailing po ito ng leaves, ano? Yung puno. Ayan. So, by next session na po natin ito itutuloy para hindi kayo masyadong mainip sa atin. Sahaba po yung ating oras. But it's almost done. Pag natuyo po ito next session, mas mapapaganda po natin yung ating artwork. You know? If ever po na makasunod kayo at makagawa tayo ng paintings, magkakaroon po tayo ng exhibit, pagplanuhan po natin. Siguro first time in the history magkaroon tayo ng online exhibit. Ano po? At kung medyo biti na tayo sa budget ay humanap tayo ng buyer o ng mga bibili ng mga paintings natin. Siguro ang pwede bumili ay yung ating mga kamag-anak na binibes ang buhay. Ano? So, for the meantime po muna ay ito muna ang ating ginawa. Okay po?
So next time around ay i-details po natin, mas pagandahin po natin ating pong artwork para mas ma-appreciate po natin. Dahil medyo may limitation po yung oras, baka kayo nagugutom na. So tutuloy na lang po natin by next session. Nasa final touching po tayo. Okay po. So tingnan po natin ang itsura. Okay, sandali lang po. Kukunin ko lang saglit. Bigyan natin yung frame. Para okay. Tapos bigit natin yung frame. Ito po yung ginawa natin kanina. Okay, good. So kanina po nagturo tayo ng ano, ng drawing session po. Tingnan po natin itsura ng ating ginawa. Kung maganda. Oops. Yun. Ayun na. Okay. So, yan po yung ating artwork. So, sana po ay nagustuhan natin. Okay. So, kung nagustuhan po ninyo ay hindi ko na sa inyo. Ayun po siya. Ayan. So, again, maraming salamat po sa inyong oras at panonood. Thank you for watching. Minsan nanonood ako ng mga live. Naglalayo ako ng mga puso eh, ano. Pag nakakita ako ng puso, nakakatawa ng puso. Anyway, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating pong ginawang online session artwork na kung saan ay sana po nakatulong sa bawat sa atin. Kung kayo po hindi nakasunod, meron po tayong YouTube channel, pwede niyo pong sundan. Pwede niyo pong please paki-like po, paki-share, and then please paki-subscribe po. Ano po? At ito po ay makaabot pa sa ibang mga tao, lalo na po yung nasa mga bahay lang na walang ginagawa. At makatulong po tayo para po sila ay hindi mainip at matuto yung mga anak. At ang pagtuturo po natin ng art lesson, ang lahat ng bata na may kakayanan pong maguhit ay tutulungan po natin. Ito po hindi lang para sa mga bata, para sa mga tatay, sa nanay, sa ate, sa kuya, sa daddy, sa mami, maging mga lolo at lola, kasi may mga estudyante po tayo na almost 65 years old na. Ano po? Naalala ko po si late Ma'am Leti, na napakabait po sa atin, siya po yung nag-estudyante natin before, at natutuwa po siya pag po nag-paint. Ano po? So tayo po ay pwede matuto mag-paint. So, marami po tayong pwedeng matutunan sa sulod ng mga pagkakataon. Ang gagamitin po nating materyales, kung tayo po makalalabas na at papayagan ng lumabas papuntang National Bookstore, bibili po ako ng yung mga nasa bahay lang, katulad ng Crayola, yung mga Crayola lang hindi natin nagagamit, naglumaan ng mga bata, ng illustration board, ano po. Yun po yung gagamitin natin. Even yung mga coloring book po, na kung mayroong coloring book po yung mga bata, magtuturo po tayo susunod kung sakali po makakabili ako ng materials. But if not, magtuturo pa rin po tayo. So may advice naman po ako kung ano po yung schedule na ating ginagawa. Hindi ko lang po ma-fix kayo yung schedule kasi po nag-a-adjust po tayo ng mga schedules natin. Again and again, maraming salamat po sa inyong panonood. Ano po, sana pinapagpala tayo. Ang buhay ay makulay pag ang Panginoon ay nasa ating buhay. Ano po, kahit na minsan masalimuot, maraming problema, maraming naranasang pagsubok sa buhay, pero ang huling halakhak at tagumpay ay nasa sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Ang ating pong ginawa ay waterfalls. Ang ibig po sabihin ng waterfalls is the abundant blessings of God ay patuloy na dumadaloy sa atin. At nakita natin yung mga puno, mga green colors, na buhay, ito po ay nag-reflect sa buhay natin. Ang Diyos ay lagi nagpapala sa atin. Again, please, nakikiusap po ako. Kung kayo po ay late ng nakapanood ng live na ito na ating artwork session, ay pwede niyo pong sundan yung ating YouTube channel. At pagkatapos po ay paki-share at paki-subscribe na rin. At kung kayo po ay mayroong mga comment, kung kayo po ay mayroong mga tanong, pwede po kayong mag-comment sa akin. Meron po kayong pwede kayong mag-PM sa akin, suggestions. Thank you po sa mga nanood.
kay Ma'am Glenda na napakasipag. Kumusta po kayo? Ingat po kayo dyan. Kay Brother Arnold Andaya, salamat po bro sa iyong panonood. Sana makarating sa inyong lahat ng kamag-anak sa ating mga kaibigan. Kay Cherry May Grospe, salamat anak sa iyong panonood. Sa bawat isa po na nanonood at ibigay ng oras sa pagkakataong ito, ulitin ko, maraming maraming salamat po. Life is beautiful. Na po, ang kulay ay mabuhay kung si Kristo ang nasa ating buhay. Muli, maraming maraming salamat sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po yung ating artwork. Pararapod po natin yan. Yung pong mga masugid nating tagapanood, pararapod po natin yan. Okay, thank you very much po guys. God bless you po.